Okay. Pag sinabi ni mentor na, sige, mag-IBP ka, huwag mong hintayin matuto ka, huwag mong hintayin maging magaling ka. Okay, yes, mentor, I'll do that. Kasi hanggat hindi po natin na-experience, okay, hanggat hindi po natin na-experience yung ibinibigay sa mag-IBP ka, sige, mag-training ka, hanggat hindi po tayo nag-yes, mentor, and lagi po tayong takot, hindi po tayo matututo. So it's better po na yes, mentor lang ang sasabihin natin. Okay, whether sa palagay natin ay kaya natin, whether na parang ay hindi ko yata kaya, pero hindi po yan ibibigay sa atin kung alam po natin na hindi po natin kaya. Okay, so always yes, mentor attitude po tayo. Okay, another thing po. Okay, so I'll move my yes. Okay, yan po. Another. Okay, GLLA, good learning, listening, and lecturing attitude. Okay, so tayo po kasi masyadong maswerte. Kasi nga po, sabi ko, kailangan ang CIM Worldwide full support po. So hindi kagaya po ng ibang organizations na kumbaga parang pagka ikaw ay naging affiliates na, naging partner na, sige, hahayaan ka lang. Pero po dito kay IM Worldwide, lahat po ay ibinibigay ang trainings. All you need to do is to open your mind sa learning. Kailangan ma-develop mo yung listening ability mo and yung lecturing ability mo, yung attitude mo toward these three things. Learning, listening, and lecturing. Okay? Pagka po ito ay na-develop mo sa sarili mo, and then for sure po, magkakaresulta tayo kay IM Worldwide. You have to learn. Hindi po pwedeng hindi tayo mag-aral. Okay, kasi po lahat ng bagay pinag-aaralan. Hindi naman po tayo agad na magaling. Kahit nga po yung mga doctors, bago po yan maging doctor at maging kumbaga ay bihasa dun sa field nila, kailangan po natuto muna sila. So tayo ganun din po. Kasi wala kang isasalin sa mga downlines mo kung ikaw mismo hindi ka mag-training, kung ikaw mismo hindi ka matututo. So kailangan punuin mo muna yung sarili mo na you have to equip yourself with all the learnings and skills na meron si IM Worldwide. Yung pattern how to have a result kay IM Worldwide, and then that's the time po na mai-share mo siya sa mga downlines mo, kasi you have to be duplicated, okay, para magka-resulta ka. So yan po, you have to learn paano ka mag-learn. You have to listen, okay, listen sa learning, okay, and at the same time, sabi ko nga po, yes, mentor attitude. And then that's the time you can share. Okay? So you can share the things that you have learned. So hindi pwedeng natuto ka, nakinig ka, and then doon natatapos. So kailangan matuto ka rin mag-lecture. Kailangan matuto ka rin mag-share. Okay po? So yan po yung dapat na dinidevelop natin. Pero hindi naman po yan agad-agad na ay, andito ka na. Okay. Ginagawa po yan gradually. Okay po? Now, so ito daw po yung mga things that we have to learn, okay? Sabi nga, learn and share the fastest way that you can, okay? Kasi ay dito po tayo nagkaka-result. Pag mabagal kang matuto, tinatamad kang mag-training, ayaw mong makinig, ayaw mong bigyan ng time, for sure po, hindi po tayo magkaka-resulta. Okay po? So kailangan po, you have to learn and share the fastest way that you can. Okay? Power of now. You have to start now. Kasi andyan eh. Sumali ka na. Whatever the purpose that you have, kung yan man po ay health purpose mo or income opportunity ang purpose mo why you joined the IM Worldwide, ay better na you have to start right away. You start now. Kasi ay sayang po yung oras. You have to maximize your account. Sabi nga po, this is a number game. So the earlier you start, andyan na, ay di simula na. Okay. Kasi ay mas maganda, mas maaga, baka mamaya nauna kang magka-account, pero yung mga taong nasa paligid mo ay mas nauna pang magka-result. Bakit? Because you don't like to start at once. Okay? So kayo po, okay, andito kayo, you are learning, but you have to start right away. Okay. So, save notes. Okay. Ito po, kasi po sabi ko sa inyo kanina, you have to take down notes, the things that
we are giving here. Kasi hindi naman po lahat ay matatandaan po ng brain natin, okay? So kailangan po mag-jot down tayo, mag-write tayo. So sabi nga po, ink is better than ink. Okay, mali. Ink is better than think. Okay po? So kaya kailangan po tayo po ay mag-take down notes, okay? So you have to learn I am worldwide business presentation. You have to attend trainings, mentorings, okay? So sinasuggest din po na makinig or magbasa po tayo noong Law of Leverage book, and you have to be active on your groups, group chat and company activities. Okay, kasi po, bakit po kailangan active tayo sa mga groups natin? Okay, kasi doon po tayo nakakakuha ng mga informations and announcement. So kapag ka po tayo ay connected, kapag ka po tayo ay open ng communication, hindi po tayo tatama rin gawin ng business. Napa-fire up po tayo, nai-empowered po tayo. Pero once na nagsolo ka, ayaw mong umattend ng team day, ayaw mong umattend ng mga trainings, ayaw mong makinig for sure. Okay, siguro po ay 99%. Okay, you will not get any result from I Am Worldwide. So ito lang po yung mga key at ito rin lang po yung ginawa namin why we are having our result right now, unti-unti po. So sabi po ay learn, hindi ko po siya mabasa, learn the business fast, okay? So kailangan daw po matutunan natin ang business ng as fast as we can, okay? Kasi nga po ito yung number game. Baka mamaya naunahan ka na ng kapitbahay mo kasi ang bagal mong matuto. Kasi bakit ka mabagal matuto? Hindi po ako naniniwala na mabagal matuto dahil hindi mo alam, dahil kulang ka sa alaman. Mabagal kang matuto kasi you don't like to at least spare time to do this. Okay po? So pagka ganun po tayo, ay siya. Tayo po ay hindi magkaka-result. So lahat naman po tayo walang oras. I mean po, pare-pareho po tayo ng time and pare-pareho po tayong puno ang schedule. Ganun po talaga yon. Okay? Pero kung bibigyan lang po natin ng time, let's say 1 hour in a day, mag-start tayo sa 1 hour in a day, na kumbaga ay mag-start tayo to learn, mag-start po tayo na gawin unti-unti, magkakaroon po tayo ng time. Kasi majority, ay kasi wala naman akong time. Yes, wala po tayong time. Kasi po ay punong-puno po tayo ng mga activities natin the whole day po. Pero kung isisingit po natin at least bibigyan po natin ng kahit isang oras na tayo ay makapagawa noong or mag-improve para po sa business natin. And then, tayo rin po ang mag-reap niyan in the near future. Okay po? Okay. So, what to do next? Okay? So, lahat po tayo ay affiliated. Lahat po tayo ay mga distributors na. So, ano daw po ang gagawin natin? Okay? So, ito po ang ating dapat na ginagawa. Okay? First, the importance of setting goals. So, kailangan mag-set ka ng goals, okay? Kasi kapag ka meron kang goals, meron kang direction, okay? So, meron kang tina-target, okay? So, kapag wala po tayong goals, ay syempre po, ay para po tayong, basag na basag po tayo. Hindi po natin alam kung saan tayo pupunta. But once you set goals, meron po tayong direction kung saan tayo pupunta. Okay? Ang una po dapat na ginugol natin ay syempre yung pinaka-basic basic decision that we should have. Gagawin ko ba si I Am Worldwide or hindi? Mananatili ako as doon sa health side ni I Am Worldwide. Okay? Yes or no. Okay? Pero sabi ko nga po, it's better to start now. Okay? Kahit ang iyong purpose is just for health purposes, pero bigyan mo po yung opportunity, yung sarili mo na kumbaga ay maging open yung mind mo, na open ka doon sa income opportunity ni I Am Worldwide. We are telling you na hindi po kayo mapupunta kung saang direction. Maganda po yung direction na pupuntahan ninyo. Okay? So these are the reasons as I've mentioned. So it gives you direction, it gives you excitement every day. You will motivate and inspire your downlines to do the same. Okay? Pag may goal ka, excited ka kasi may ginugol ka eh. So, halimbawa, ang first goal mo, okay po, ayan. Okay, let's say po, ang first goal mo ay to hit
maging mover ka. Okay? So kung maging mover ka, everyday hihit mo yan. Okay? Everyday hihit mo yan. Mga mens, pa-mute na lang po lahat ha kasi... Thank you so much po. Ayan. Okay, so every day, ginagawa mo yan. Teacher, pa-unmute po. Naka-host po kayo para i-mute ko lang lang. Thank you. Thank you so much po, Ma'am Arian. Okay, so every day ay ginagawa mo yan. So, kumbaga, parang may direction ka na ay kailangan kong mag-prospecting. Kasi at the end of this month, kailangan makakuha ako ng dalawa para maging mover ako. So, may direction ka kung ano ang gusto mong gawin. Okay, and nakaka-excite po. Talagang nakaka-excite. Yun bang pagkayoong, halimbawa, nag-message kayo sa prospect nyo, and then pag nag-send na yan, so titingnan mo kung nasing niya, and then pag nasing niya, makikita mo yung gagalaw-galaw doon, and then parang, ay, nagme-message na siya. Yes, sasagutin niya ako, parang naniligaw, ano po? Ay, sasagutin niya na ako. Okay, so yun po ay something na nakakapagbigay ng excitement. And then, kumbaga, sumagot lang yan ng, okay, sige, I will watch the presentation. Parang daig mo pa, parang nakapagpa-pay-in ka na kaagad. Yes, sasagot, a-attend siya ng presentation. Okay, so yun po yung excitement na na-experience namin sa paggawa po ng business ni I Am Worldwide. So, every day we are motivated and every day we are inspired. So, kapag ganyan po ang iyong mindset at ganyan po yung the way you see the business, kahit po yung mga downlines mo, mamamotivate din po yan sa inyo kasi ganun mo siya ginagawa. Pero kapag ka po kayo ay ang paggawa ninyo sa business ay Lily, naririnig ko po ito eh. Ano yun? Lily, ano yun? Yung Lily, Tauli, Lily, okay. Something like that. Okay, hindi ko matanda, hindi ko ma-quote. Okay, so something like that po. So mas maganda po na gawin po natin, okay? So ito daw po yung mga set of goals na dapat meron tayo. So first daw po, make sure you are an executive account holder. So let's say ikaw ay bronze package, it's better daw po na i-hit natin or i-goal natin na mag-upgrade tayo going to these executive packages, gold, platinum, and jade. Kasi dito po maganda yung kitaan. Mag-e-effort ka na rin lang naman, ikaw rin naman ay gagawa ng business opportunity, why not doon ka na lang, why not mag-upgrade ka doon sa isang package na mas makakapagbigay sa iyo ng bigger income opportunity. Kasi po, for your information po, okay lang naman po yan. Na halimbawa, say bronze kayo, silver kayo, okay lang po yan. Pero mas maganda po na mag-upgrade tayo, i-hit natin na makapag-upgrade tayo. Kasi dyan po, kapag ka po yung ating mga packages ay kumbaga ay parang andito sa package na ganito, nalilimitahan po natin yung bang opportunity na ino-offer natin doon sa mga nakakausap po natin. Kasi let's say bronze ka, ang nakausap mo ay may client ka. So dahil bronze ka, ang alok mo sa client mo ay parang bronze din. Kasi ang mindset mo ay bakit naman ako yung mag-aalok ng higher package? Ay arilaang naman ito lang naman yung aking package. Hindi ko rin naman makukuha yung income opportunity ni gold, ni platinum, ni jade. Eh samantalang, yung iyong inalok ay meron siyang capability na magkaroon ng package na gold, platinum, and jade. Di po ba sinayang nyo yung opportunity nyo na makakuha sana ng income na mas malaki? So nalimitahan ito kasi ang mindset mo, ang ginawa mong mindset ay nilimit mo doon sa package na meron ka. So gagawin na rin lang naman po natin yung business opportunity natin, and why not doon na po tayo sa medyo malakihan yung opportunity na ibibigay po sa atin. Okay po? So within 2 months, mas maganda po na i-goal po natin yan na makapag-upgrade po tayo. Okay? Next step po natin is be a mover. Be a mover, okay? So, paano po ba tayo magiging mover, okay? So, kung jade package ka,
ang dapat po ang iyong mga referrals ay Jade, okay po yan, para maging mover ka, and Platinum para maging mover ka. The rest of the packages, kapag ka po sila ang na-refer ninyo, okay rin lang naman po, kaya lang hindi pa po sila makakapagpagawa sa inyo para maging mover. Okay? Pero hindi po yan mawawala. Andyan lang po yan, waiting lang po yan. Okay? And hindi po siya mapa-flash out or whatever. So, wag niyo pong sasabihin na let's say Jade kayo, ang nasali sa inyo ay Gold. Ay, hindi po. Wag ka nang sumali. At ang kailangan ko ay Jade and Platinum. Wag po. Sayang po yan. So, ilagay niyo rin lang po yan dyan. And waiting po yan. Yung mga packages na yan ay waiting points po ninyo. And then, you have your Platinum. So, kung kayo po ay Platinum, ito po yung mga packages na pwedeng makapagpa-mover sa inyo. Jade, Platinum, and Gold. Okay, the rest po, hindi po kayo magiging mover. Okay, but still waiting points po yan. So, kung Gold po kayo, ang napasali nyo po ay Jade, Platinum, Gold or Silver, and Bronze, mover po kayo. Okay? Kung Silver naman po kayo, lahat po ng packages ay pwede para maging mover. Same po with Bronze and same po with Copper. Okay po? Another goal that we have to set po ay yung be a mover maker. So tayo po ay makakapag-refer. Para po tayo ay maging mover, kailangan po tayo makapag-refer ng one left and one right. So with that po, ibig sabihin, gagalaw na yung account mo. Kung meron man yung cash na nasa e-wallet mo, makukuha mo na po yan. Mai-in-cash mo na po yan. Makukuha mo na po yung mga waiting points na meron ka once naging mover ka. So ang kailangan mo lang po, one left and one right. Ngayon, para maging mover maker ka, okay, kailangan po natin yan para soon po ay maging passive ang income po natin. So, kailangan pong tulungan natin yung ating mga downlines para naman po sila ay makapagpa-paying din. So, once po na yung inyong isa sa left and isa sa right ninyo ay maging mover na din, makapag-refer po sila ng tigdalawa din, so ang tawag naman po sa inyo ay mover maker. So that is another achievement na meron po tayo kay IM Worldwide. So hindi po ito kumbaga ay kailangan ako lang. Hindi po. So kailangan from there, tutulungan mo yung mga nasa ilalim mo na maging productive din. Kasi doon po tayo magkakaroon ng magandang organization and future po, magkakaroon po tayo ng passive income with that po. Okay? So kaya po masarap i-share ang business opportunity ni IM Worldwide. Okay po? Now, another set of goal na dapat po nating i-goal, dapat po nating makuha ay yung pagkakaroon po ng third direct referral. So hindi po natatapos sa dalawang referrals lang. Yun pong ating pagre-refer. So unlimited referral po ito. So maganda po, let's say makatatlo ka, yun pong pangatlo, papasok na po yan dun sa tinatawag po nating infinity bonus. Okay, so simula po dyan sa third DR mo, magkakaroon ka na ng infinity bonus. Ibig sabihin, kada dalawang tao na i-refer ng mga taong yan na nasa ilalim mo, simula sa third DR mo, ay magkakaroon ka ng infinity bonus na tinatawag. So doble-doble po, hindi po doble, triple. I mean, 13 ways nga po tayo to earn. Okay? So, another earning po yun, yung infinity commissions. Okay? So, mag-start po yan sa third DR na meron ka. So, huwag kang mag-stop. Kung meron ka ng dalawa, huwag kang mag-sitting pretty. Okay? So, kailangan mo ng some more direct referral kasi po, with that po, ay mas dumadami po yung mga taong natutulungan mo, and then at the same time po, mas namomotivate mo po yung mga taong sumali sa'yo kung continuous po nagiging productive ka. Okay po? Okay, another, yun naman po, yung fourth referral naman po natin, bakit kailangan mag-gold tayo sa fourth referral? Kung kayo po ay gold package
para po makuha ninyo yung tinatawag nating just for you bonus. Unlimited bonus po ito, paulit-ulit, lifetime. So, kapag ka meron ka ng tatlo, abay iisa na, ay di it's better na trabahuhin na. Okay? Kasi po, pagka ikaw po ay nagkaroon na ng apat na DR, ibig pong sabihin ay mahihit mo na si just for you bonus and you will be earning 60,000 pesos. Okay? Sa e-wallet mo. Saan ka makakakuha ng ganyan kalaking bonus? Di po ba? Kay I'm worldwide lang. Okay? Now, ang sumunod po natin na goal na dapat po natin ay sabi ko nga po, non-stop DR and mentoring. Okay? So, hindi po tayo dapat titigil. Kahit po marami na tayong mga tao under our organization, we should not stop. Okay? So, kailangan non-stop mentoring. Turuan mo yung mga tao na nasa under ng organization mo. Kasi with that po, mas nagiging maganda yung organization. And then at the same time, nag-guide mo yung mga tao kasi nagtiwala yung mga yan sa'yo. So, kailangan i-guide mo sila doon sa business opportunity na in-offer mo sa kanila. Okay, darating naman yung time na kaya na nilang mag-isa. Pero kagaya nga po nito, nag-i-start pa lang. So, kailangan yung pong mga uplines ay mini-mentor. Okay, pina-follow up ang mentoring sa kanilang mga downlines. Okay, so quantity first before quality. Okay, kailangan damihan mo para makuha mo yung quality that you are expecting from I Am Worldwide. Okay, and then next, you have to hit the Sapphire rank. Okay, so proud to say po, I am in that goal and siguro po with fervent prayer ay sana, okay? And then you have to hit team and company incentives kasi po pag nag-hit ka ng team and company incentives, nakukuha mo yung goal mo and then at the same time, syempre kumikita ka. So, and namamotivate mo yung mga taong under ng organization mo. Okay, so ito po, importante po ito, do's and don'ts kay I Am Worldwide. So manual po ito, sabi natin we're going to teach you paano mag-start and then at the same time, we gaguide po namin kayo para alam ninyo kung ano po ba yung mga dapat na ginagawa at hindi ginagawa as distributor. So this is very important po. Okay po, kasi tayo po ay we belong in an organization, so hindi po pwede na may gusto tayo. So kailangan po sumunod tayo kung ano man po ang itinuturo sa atin ni I Am Worldwide. Okay? So sabi po, do's. Okay? So syempre, ito po ay sa dapat nating ginagawa. You have to invite. Okay? So long-term goal is to build your solid organization. Pag hindi ka nag-invite, pagka hindi ka nag-refer, ay hindi ka makaka-build ng solid organization. So you have to invite. So saan ka magsisimula? So you invite the first 2 to 4 closest friends and relatives. Mag-start ka sa warm market mo. Okay? Huwag ka muna lumabas kasi hindi ka pa ganun kagalingan sa information and learnings na meron tayo kay I Am Worldwide. So, start ka sa kapatid mo, start ka sa kaibigan mo, start ka doon sa mga kapitbahay nyo. Okay? Kasi mamaya po, kasi bakit daw? Kasi approaching those people, mas madali kasi trust is already established. Okay po? So, at saka isa pa po, baka mamaya makaligtaan mo ang mga tao ito, ayaw mong alokin, hindi mo inaalok, aba ay naalok pa po ng iba, ay naunahan ka pa po ng iba. So, it's better po na atin pong unahin sila. So, huwag kang matakot, okay lang yan. So, basta alokin mo lang kasi opportunity naman ang inaalok mo sa kanila. Huwag mong isipin ang inaalok mo sa kanila ay kagastusan. Huwag mong isipin na kaya mo inaalok ay kasi gusto mong kumita. Ang inaalok mo sa mga yan ay income opportunity na pwede nilang magamit lifetime. At the same time, yung health opportunity na pwedeng magamit ng buong pamilya. Kaya, huwag mong ikahiya na ikaw ay nag-aalok. Okay? Kasi hindi nakakahiyang mag-alok. Okay? Ganyan po talaga ang business. Nag-aalok po tayo. Okay? So, ito daw po ang paano pa mag-invite. So, syempre, as yung pong bago sa opportunity na ito, minsan ang problema natin, ano ba yung sinasabi ni Ment, ni App na mag-i-invite daw? So may mga approaches tayo kung paano tayo mag-i-invite. So we have different approaches in inviting. So we have the business owner approach, we have the product or health approach, we have employee approach, and we have the third
party approach, okay? So ito lang naman po yung mga basic information, basic strategies kung paano ka mag-a-approach sa mga tao. Kasi minsan ito talaga struggle natin eh. Paano ba ako mag-i-invite? Eh, hindi naman ako ma-PR na tao. Struggle ko po yan dati. Okay, paano ba ako mag-i-invite? Hindi naman ako marunong. Hindi naman ako yung approach ng tao. Hindi naman ako madaldal. Pagka ako'y umupo, yun lang, ayoko nang ako ay lumalapit na parang ako ay mag-aalok. Okay, pero ang sinasabi ko po ay sa akin pong experience, hindi po siya awkward. Mag-alok po tayo. Dahil kahit po naman sinong businessman ay talaga naman pong nag-aalok, ini-endorse ang products nila. Alang namang itago mo yan sa cabinet, ay wala pong makakakita niyan. So, kailangan mag-ingay ka. Okay? Kailangan ilapit mo. Hindi ang tao ang lalapit sa'yo. Kailangan ilapit mo. Kaya lang, may mga strategies po tayong ginagawa. Okay po? Okay. So, ano ba yung sinasabi ni app? Okay? So, sabi daw po, first is, hindi ko po mabasa. Business owner approach. Okay? So, kapag ka po ang ating approach ay mga businessman na, so, syempre may mga experience na yan. So, hindi mo na kailangan ang paligoy-ligoy. Be straight to the point. Okay? So, like for example, okay, ito po yung mga scene or mga scenarios na pwede po nating magamit or yung mga pwede nating sabihin dun sa mga prospects natin. Okay, so let's say, ito po, kunyari kayo, sasabi mo, bro, familiar ka na ba kay IM Worldwide? So straight po tayo, itanong niyo po agad, narinig mo na ba si IM Worldwide, bro? Okay, so pagka syempre sasagot yan, it's either ano yon, yes, oo, alam ko na yan. Okay, so kung ang sagot niya ay ano yon, so pwedeng sabihin mo, yung nasa 8 Bulaga, yung ini-endorse ni na Manny Pacquiao, ni Rafi Tulpo, hindi mo pa alam yon. Okay, so pwedeng, pro naman, late ka na, parang nahuli ka na. Okay, joke lang po. Okay? So, kumbaga parang okay, yun yung nasa 8 Bulaga, yung ini-endorse ni na Manny Pacquiao, okay, and other endorsers po natin. So, pagkasabing hindi pa, anong meron? Okay, and that's the time na pwede mong i-open kung ano yung opportunity na i-offer mo. So, you can create conversation, you can show picture of our brand ambassadors, okay, and then picture of 8 Bulaga na naandun si IM Worldwide. So, magandang ano po yan, magandang basis or magandang tool para po makuha natin yung attention ng ating prospect. Okay? Si number two, okay, halimbawa po, ito naman ang tanong sa inyo, is it networking? Okay, so wag ninyong ikaila, wag ninyong itago kasi ay the more na itinatago, the more na parang ay bet niya itinatago. Ang sagot mo lang, yes, pero iba ito sa iba. Hindi ito yung usual partners, hindi ito yung usual. Partners namin sila Heart Evangelista, Manny Pacquiao, Isko Moreno. Okay? So ito yung hybrid na networking. Okay? So scenario 3, bro, kumusta? Okay, sasabihin ng prospect, okay naman, bro, ikaw ba? Okay na okay, bro. Ito, adjusting sa pandemic. Actually, bro, kaya ako napamessage sa'yo kasi baka lang magka-interest ka. Kailangan kasi, baka kasi magka-interest ka. Okay, may sumusulat po sa akin. Okay, please don't write on my... Okay. May batang naglalaro. Okay. So actually, bro, kaya ako napamessage sa'yo kasi baka lang magka-interest ka. Nagdadalawang isip nga ako, baka hindi mo naman na kailangan. Kaso, baka makatulong, sayang din. So ito yung kinatawag nating push and pull strategy. Okay? Yung po bang aalokin mo, pero parang babawiin mo rin. Na kumbaga parang, kasi baka hindi mo kailangan. Pero sige, baka naman kasi maging interested ka. Kaya sige, iaano ko na rin sa'yo, ipapakita ko na rin sa'yo. Okay? So ang sagot sa'yo, syempre pwedeng, ano ba yon, bro? Okay? So you're going to send pictures of for credibility. So, pwede mag-send ka ng brand ambassadors, picture ni 8 Bulaga, and alike. Or yung alam mo na pwedeng makapagpatibay na maganda yung business opportunity na ino-offer mo. Okay? So, be straight to the point. So, this is another strategy. Product or health approach. Kapag alam mo naman na ang kailangan ay health
opportunity, pwedeng ito ang iyong approach. Sis, familiar ka na ba kay Barley? So pwedeng ang sagot sa iyo, hindi pa sis, ano 'yon? Sagot mo, ah, okay sis, yung iniinom ni Pioli Pascual at Heart Evangelista. And then pwedeng mag-build ka ng conversation, and then pwedeng magbigay ka ng sarili mong testimony about the product. Okay, kasi sabi daw, testimony sells. Okay, napakaganda pong marketing strategy natin, yung sarili nating testimony. Kasi mas nakakapaniwala, kasi ikaw mismo ang naka-experience. So talaga pong marami po ang nag-i-encourage ng ganyang strategy. Okay, so ayun. Share testimonials about our amazing product, okay? And then you can share the picture and videos of Heart Piolo and Maritoni Fernandez na pwedeng umiinom ng barley, okay? So kung empleyado naman ang inyo pong i-approach, okay, so ganito po yung inyong sasabihin. Huwag kang magsasalita ng business investment. Huwag kang magsasalita ng investment kasi ang mga yan, allergy yan sa ganyang salita kasi alam nila na gastos yan, okay? Or gagastos sila. Okay, better use the word racket or extra income. Pagka mga empleyado ang iyong i-approach, okay? So if you offer business, some would think gastos yan, okay? So pwedeng ito po yung sasabihin mo, sis bro, may bago akong racket ngayon, may bago akong pinagkakaabalahan ngayon, maganda siya, okay? May nakita akong pagkakakitaan, naghahanap ako ng mga kasama. Bro, gusto mong samahan ako? Okay. Or sis bro, may bago akong racket ngayon, online lang ito. Sobrang simple lang, baka gusto mong i-check, wala namang mawawala. Sayang din. Okay? So yan yung mga bagsakan kapag ka po ang iyong mga ina-approach ay ang mga empleyado. So no kidnap approach. Okay? Huwag kang kikidnap. Kailangan yung iyong mga aalokin, kailangan ay inform sila na aalokin mo sila. Okay? So kailangan ay huwag mo silang yung basta lang ikikidnap. Pero it is also case-to-case basis. Pwede naman, kaya lang piliin mo yung mga taong ikikidnap mo. Okay po? Okay. So you have the third-party approach. Ito naman, medyo maganda rin itong approach na to, especially dun sa mga taong alam mong ayaw nilang inaalok. Kasi karamihan sa mga sa Filipino culture, ayaw nila nang inaalok, di po ba? Ayaw ng mga tao na inaalok. The more na inaalok mo, the more na ikaw ay humahabol, the more na umaayaw yung mga yan. Di ba sa mall, kapag mga sales lady, kapag tayo ay tinatanong kung anong kailangan natin, yung masyado tayong ibinibigay yung lahat, sinusundan tayo, di ba ayaw natin yon? Okay, so may mga tao ring ganun, okay? Okay, so may naglalaro sa ano ko ha? Okay, sinusulatan ang aking screen, okay, please po. Okay, so eto daw po, pwedeng ito yung sabihin mo, sis, bro, may bago akong racket ngayon. Baka lang may kakilala ka na naghahanap ng pagkakitaan. Sabihan mo lang ako ha. O kaya bro, may online business ako ngayon. Habang nasa work ako or nasa bahay, pwedeng gawin. Baka lang may kakilala ka na naghahanap ng opportunity ngayon, bro. Pwede mo akong i-refer. Salamat. Okay, so parang hihingi ka ng referral, pero actually, ang gusto mong pasahalihin ay siya. Kaya lang, ay kumbaga parang strategy mo, baka may i-re-refer ka. Okay. So, pwede po yan. Now, kapag daw po halimbawa, let's say, di ba bago pa lang tayo, hindi pa naman tayo marunong mag-present sa mga clients natin. So pwede tayong mag-refer sa ating mga uplines. Okay lang po yan, habang bago po tayo. Okay? So kapag ka daw po kayo ay mag-refer sa inyong mga uplines, so ito daw po yung dapat na ginagawa. Huwag naman pong bukas ay magto-talk, case-to-case basis po ito. Pero most of the time, dapat naman po, pagka po tayo may ipapatok, 1 to 2 days before the schedule, na yung in-schedule mo, inform mo na agad si upline. Na meron ka, may nagsusulat po. Pwede pong pa-share, patanggal po nung share nyo, tapos i-share nyo po ulit. Kasi may nakaka-ano ng...
Tanggalin niyo po muna yung share screen, tapos iulitin niyo po ulit yung pag-share. Sige po. Thank you po, ma'am. Okay po. Okay po. Okay. Meron na po akong screen share. Okay na po. May nakikita yes po. Yes po, meron na po teacher. Okay. Salamat po. Okay. Thank you so much po. Okay po. Okay. So, okay, thank you so much po. Okay, so ito po yung sabi nga po natin. Ay, yan. So kailangan daw po ay schedule natin at least 1 to 2 days para bago po tayo magsabi kay app na okay, may bibigyan po tayo ng presentation. Okay? And then, dun po sa presentation na ibibigay or yung tao pong bibigyan natin ng presentation, we have to provide background po. So, you have to write the prospect's full name, background, date and time, venue, and then idea, yung background. Ito ba ay maligalig? Ito ba ay mainipin? Ito ba ay kailangan na talagang detailed? Ito ba ay kailangan ng approach natin ay health approach? Kailangan ba ang approach natin dito ay sa pagbibigay ng presentation, kailangan ba ang ipupush natin dito ay income? So you have to give those background to your upline para naman po alam ni upline kung paano siya aatake dun sa presentation na ibibigay niya. Okay, so confirm a day and on the day before the meeting. So do not forget this, no confirmation means canceled. So immediate schedule po ng IBP natin, case-to-case basis, pwede naman po. Kaya lang ay mas maganda po na nakaschedule po yan. Okay po? Now, know your official IBP and training schedule. So take note of this po. Ikopyahin niyo na po ito kasi this is important. Para po, kapag po meron kayong nakausap, pwede po natin itong agad-agad na as reference na okay, meron kaming IBP. Ito, Monday, Wednesday, and Saturday 4 p.m. Philippines time. So may meron ka bang time na maka-attend sa ganitong oras? Okay, so at least alam nyo na. Hindi yung pag nakausap nyo, tatanungan nyo pa si upline, men, meron ba tayong IBP mamaya? Okay, so kailangan alam nyo na agad ang schedule. So MWS 4 p.m. And then, ang Middle East po natin, Monday to Saturday, 11 p.m. Okay? And yung trainings po natin kay I Am Worldwide, I Am Training, yan po ay Monday to Saturdays, 8 p.m. Okay? So, mas maganda po itong mga schedule na ito, especially dito po kay I Am Training po natin, every Monday to Saturday, 8 p.m., nood po kayo niyan. Okay. Sa mga nag-start po, I would suggest, recommended ko po, highly recommended na manood po kayo niyan, yung IM trainings po natin every 8 p.m. Kasi dyan po talaga kami nagsimula. Okay? Dyan po talaga kami na-empowered ng husto. Magagaling po yung ating mga speakers po dyan. Okay? So, kaya attend po tayo dyan. Maganda pong pakinggan yung ating pong mga mentors. Okay? Na talagang may resulta na kay IM Worldwide. And even po, kahit po yung ating mga teams, nagpo-provide po yan ng iba't ibang training. So, basta po may training, especially kung training man po yan ng ating team sa ating pong Mother Titan, sa ating pong Conquerors, and yun pong ating mga sub-teams, okay? Make sure po na tayo po ay umaten dahil napaka-importante po yan. Okay, para magkaroon tayo ng result. Okay? So invite on a neutral ground. Sabi daw po,
kung i-invite mo si prospect sa labas, it's better na wag mong puntahan sa bahay or halimbawa sa office. So it's better ilabas mo siya. Kaya lang, wag kayong pumunta. Okay, suggestion lang naman po. Okay, wag kayong pumunta doon sa medyo crowded place. And then usually, mas maganda kung sa mga coffee shop lang para hindi po masyadong crowded. Kasi kapag ka po sa mga restaurant kayo, parang ang isip po ni prospect ay kakain kami. So ang isip niyan ay sa pagkain. So it's better po na sa mga coffee shop na lang po. And then kung pauupuin niyo daw po yung inyong prospect, and let's say nasa medyo mataong lugar po kayo, doon mo po daw siya pauupain nakatalikod sa mga tao. So as much as possible, doon mo siya iharap sa wall, towards the wall, para po hindi siya nadidistract doon sa mga taong nakikita niya. Okay? Para makafocus po siya doon sa inyong sasabihin. So, sabi daw po, prospect exerted effort and allotted his or her time to attend the business meeting. This is an indication that the prospect is interested. Okay? So, never at prospect home. So, na-mention ko na po ito. Okay? So, ABC rule, tee up your part. So, kapag daw po tayo nag-tee up, di po ba may invite tayo? Sinabi natin kay upline na, upline, bigyan mo naman ng presentation yung aking invite. Sabi ni upline, okay, yes, okay? So, kayo naman as a part of the organization na, iti-tee up nyo si upline para naman po merong kumbaga impact doon sa inyong client yung process natin. Okay, hindi yung basta mo siya pasasalitan, iti-tee up mo siya. So pwedeng off bago dumating si upline, iti-tee up mo na. And then pagka andyan na si upline, okay, so sabihin mo lang na bro, sis, ito yung sinasabi ko sa'yo. Okay? So sabi daw po, example daw po, alam mo ba, yung magdi-discuss sa'yo, Mentor Marlon, okay, let's say, ang pangalan, 25 years old lang yon, pero kung kumita, million. Okay. So yan yung simple na kumbaga pagtitiap mo. Pero wag mo siyang sabihin sa harap ni Mentor Marlon kung siya, let's say, halimbawa, wag mo sabihin sa harap. So it's better bago siya dumating, sasabihin mo na. Okay, and then ang sasabihin mo lang, pag dumating na si Mentor, sasabihin mo, ma'am, siya po pala yung kinukwento ko sa'yo kanina, si Mentor Marlon. Okay? No too lengthy introduction as it will sound scripted. Okay? Ano daw po yung don't? Do it in front of your mentor. Yun nga, pag tiniap mo, wag mong sa harap ng mentor, and then tee up the prospect in front of the mentor. So wag mong i-tee up si prospect in front of the mentor. I-tee up mo siya, halimbawa, giving background, hindi mo siya ititiap, pero kumbaga bibigyan mo lang ng background si upline kung sino ba yung prospect mo para naman ready din siya. Pero hindi mo siya kailangang ipagmalaki, hindi mo kailangang itiap na I meant ha, abogado yung ano ko, yung invite ko. Okay, so hindi ganun. Bigay mo lang yung background. So wag mong itiap yung iyong prospect. Okay? So, presentation. Set up home office. So, mas maganda po mag-set up tayo ng home office. Kahit naman po hindi home office. Basta, yun lang pong kumbaga parang side or yung space sa lugar ninyo para naman po, and as much as possible, dun po inyo itapat yung inyong laptop dun sa area na hindi nadadaanan para hindi naman po nakikita yung background ninyo. And then at the same time, kailangan po medyo formal po tayo dun sa ating background kasi what we are offering is business opportunity, di po ba? So syempre, maganda po na we will be creating a good impact at once dun sa mga client natin. Kasi once nag-zoom po tayo, kita na po kaagad and binabasa na po tayo ng client natin kung sila po ba isasali sa atin or hindi. Eh kung ang makikita po dun sa Zoom ninyo, kapag ka po dun sa inyong camera ay kung ano-ano yung nakalagay sa likod ninyo o kaya naman po ay kung ano-ano yung background ninyo, hindi nyo man lang po naayos. So, it reflects your personality. So, kumbaga parang baka mamaya sasali siya, eh magdalawang isip pa. Kasi parang sasabihin niya, ano ba naman yung sasalihan ko? Tama ba naman yung sasalihan ko? Magbibitaw ba naman ako ng 198,800? Eh, ganun ang kausap ko. Ganun ang itsura noong
ino-offer niya. So kailangan po, kailangan lagi tayong formal because what we are offering is business opportunity. So huwag humiga, ayan, at kung ano-ano ang ginagawa. Okay, turn on your camera. So don't eat during the presentation. Kahit si upline pa ang nagpe-present, huwag kang humiga. Ay talagang nakaka-turn off po yan. And then don't eat during the presentation. So always mute your microphone. So don't leave your don't leave during the presentation. Okay? Ethics po 'yan. Kumbaga parang dapat ikaw ang magpi-present eh. So kumbaga parang inano mo na nga lang si upline para mag-present. And then ikaw naman wala ka dun sa presentation. So kumbaga a sign of respect, so kailangan andun ka. Okay? A sign of respect, a sign of support, dapat andun ka. So be active on chat. When the speaker asks, answer and agree. Don't use your phone while your mentor is presenting. So listen and focus. Use the power of nodding. Don't ask questions while your mentor is presenting. Okay, so mga basic lang po yan. Pero napakahalaga because it creates impact to your clients. Okay po? So closing. So this is a critical part. Akala lang po natin ay medyo mahirap po, madali yung mag-closing, mahirap po ang mag-closing. Okay? So, sabi daw po, pag mag-closing ka, be confident. Walang maniniwala sa taong, walang tiwala sa kanyang ginagawa. So, ang main goal mo, on the spot, huwag nang pakawalan. It's now or never mindset. So, you have the key to get their dreams. Dapat yun ang maramdaman nila. So, then, don't let your mentor close it alone as he or she will already seem pushy. So, huwag mong hayaan si mentor na siya magpo-close. Okay? So, tulungan mo siya. So, let them feel this. Nothing to lose and something to gain. So, kailangan yun ang maramdaman ng client mo na something opportunity talaga ang binibigay mo sa kanya. So assure the prospect that income is guaranteed, income depend is not assure the prospect that income is guaranteed, income will depend on the effort. So pero wag mo siyang pangakuan ng langit at lupa. So kailangan i-open mo siya sa mindset na hindi basta kasumali ay andiyan na yung income opportunity. Nandiyan yung income opportunity but you have to work on it. Okay? So tutulungan versus peperahan mindset. So kailangan ang maging mindset or maging maramdaman ni client ay talagang tutulungan mo siya. Kasi yun naman talaga ang main objective natin na matulungan yung mga taong inaalok natin sa health opportunity and at the same time sa income opportunity. So refer first before joining. So wag mong hahayaan na let's say sasabihin ng iyong client, siya sige po, pero hintayin ko po muna na sumali si ganito. Magre-refer po muna ako bago po ako sumali. Yep, that's very impossible. So it's better na sasabihin mo, mas maganda po na kayo po muna ay sasali. Para po, pagka po may na-refer na po kayo at tinanong kayo kung kayo ay member na, masasagot niyo po siya na yes, member na ako. Okay? So cut off. Okay, so this is another closing tip. So yung cut-off po natin. So the first goal is ROI. So di po ba yan yung ating, yan po yung ating first goal, maka-return of investment po sila. So pwede rin po yan yung closing tips po natin. Na let's say, kapag ka po sila ay sumali, let's say, ng Monday, cut-off po yan. So ibig sabihin, sumali sila ng Monday, ibig sabihin po, itong week na to, kapag ka may sumali, magiging income opportunity na po agad yan, may return of investment na po agad yan, napapasok agad sa income nila. Which is true naman po. Ngayong kasumali, mag-refer ka ng isang oras, ilagay natin sa e-wallet mo, for sure may income ka. Okay? So, isa po yon. So, pwede pong sir, pwede ka na mag-refer agad para pagdating ng cut-off, may income ka na. So, every Monday po yung cut-off natin. So, i-set lang po natin yung e-wallet natin pagdating po ng Friday. Yan po ay meron na agad kayong income sa inyong ATM. Okay? Another closing tip po, yung ating slot reservation. Pwede po ito ang sabihin natin, sir, pwede tayong mag-reserve ng slot para ikaw mauna. Yung susunod na ma-refer ko, under mo na. Okay? Which is correct. Kasi once kung sino po nauna, syempre, ilalagay yung account. Ibig sabihin, yung mga taong lahat na mapapasalin ng mga nasa taas and even yung ikaw, mapupunta yan under doon sa mga taong nasa ilalim.
which is waiting points na po nila yon. Ang gagawin lang po nila, preparean lang po nila yan para maging income. Okay? So pwede rin po, pag sinabing walang pera, okay? So marami po niyan, walang pera. So pwede po, tatanggap tayo ng credit card, pwede rin pong PayPal for staggered payments, for easier to pay. Okay po? One account policy, one leg closing, yung possibility of spill over. So kasi one account policy lang po tayo, pwedeng sasabihin nyo kay client, lahat ng, kasi one account policy lang tayo, so lahat ng mapapasali ng mga taong nasa taas, may spill over yan, pababa ng pababa. So ibig sabihin, you have the possibility na makatanggap ng mga spillovers na ito, na soon naman ay, kapag ka ito ay linagyan mo ng pairing, ay magiging income sa'yo. Okay? And then, another strategy ay yung abono. But this is case to case. Okay? So, gawin mo lang to sa mga taong mapapagkatiwalaan mo. So, huwag mo siyang gawin kung cold market yan. Okay? So, dun lang sa mga taong mapapagkatiwalaan. Pwede po ang abono system. Okay? So, reminder, promise only what you can deliver, then deliver more than you promise. Okay, huwag kang promise ng promise. So, mas maganda, wala kang pre-namis, pero yung deliver mo is more than what they are expecting. Okay? So, it's encoding and spillovers. Okay? Ask your mentor how to encode ASAP. So, ito, marami po tayong mga papayin. So, yung kung kayo po ay may mga papayin, so it's better na kayo po ay magpaturo sa inyong mga mentors, sa inyong pong mga uplines kung paano mag-encode. So, encoding should be extreme left and extreme right only. So, direct encoding should be on the spillover side. So, tanungin nyo po yung inyong mga upline kung saan ang spillover, kung saan kayo, kung alin yung spillover side nyo. And then, kung kayo po ay meron na kayong referral, so ang pagpasok po ng inyong referral ay doon muna sa side kung saan yung sinasabi ng inyong upline na spillover side mo. Okay? Yung second direct, encoding on the other side. So, spillovers are more responsibility, not just a bonus. So, help them. Okay? So, 2C, connect and communicate. So, this is very important. Sabi ko nga po, you have to attend a team day. You have to attend trainings. Kasi dito po tayo, ito po yung way for us to connect and communicate. Mas, sabi ko nga po, mas na-empowered po tayo. Napa-fire up po tayo to do the business. Pero kung nag-isa ka, nag-solo ka, okay, for sure, hindi ka magkaka-result. Okay? So, just keep pushing and stay focused. Your hard work will pay off. Okay po. Okay, I think this is okay. To God be all the glory, all this. Okay, so this is our vice president po. And I am Janette M. Orola, and I am worldwide. Thank you so much po for your time. God bless po. Mentor Carol? Diyan ba si Mentor Carol? Thank you so much po, Mentor Janet, sa napakagandang training nyo po. Grabe, no? Parang gusto namin mag-request ulit ng panibagong training. Sabi ko na nga, talagang kailangan natin makarinig ng mga bagong mentors. Kasi ang daming magagaling po, no? And nag-flashback po sa amin na kailangan namin mag-aral ulit. Namiss namin ang mga teacher namin, Mentor Janet. Ayan, so kailangan po makapagpa-autograph po kami sa inyo. And naririnig ko po, no, konti na lang, sapphire na si Mentor Janet. Yan. Pag-pray po natin yan. Congratulations po. Pwede po ba kaming magpa-picture sa inyo, mens? Yes po. Ano po? Paano po? Okay po. Mens, pa-b-sign po, patingin po sa cam. Ayan, para...
Ayan po. 1, 2, 3, go. Ayan, mga mentors. Thank you, Teacher Janette. Pwede po bang pa-open ang lahat ng camp para sa ano natin, activity natin for today? Marami po tayong na-bless ng ano ni Mentor Janette, no? Ayan. Open your camp, mga mens. 1, 2, 3, go. First page po. Tapos pagpipray po tayo ni Mentor Carol, ah. Second page. Third page po. Fourth page. Ayan. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ayan. Almost 200 po ang ating, ano, no, ang mga umatend. Actually, no, thankful tayo kasi may mga mentors po na nagbibigay ng time sa atin. So, maraming salamat again, mentor and teacher Janette. I'll pray for supper po para sa inyo at syempre po sa team nyo maging successful po. Yan, Mentor Carol, pwede na po natin ipag-pray si Mentor Janette, ating team po. Mentor Carol? Hindi ba si Mentor Carol? Ah, okay, wait lang po ah. Ikukuhin. Okay po. Ayan na. Okay, before tayo mag-pray for closing prayer, mag-ano muna tayo, yung training natin ngayon, pwede na yan gamitin pang start ng ano business natin. Tapos mayroon pa tayong 6 days, first day ngayon, hanggang Saturday po tayo magte-train. Attend tayo hanggang Saturday kasi nakakatulong talaga yan sa atin sa negosyo natin. Okay, mag-pray na po tayo for closing prayer. In the name of Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for a successful training. We know that we have blessed you have blessed us. Since this success, you may keep bless us as we go this training and apply we have learned. Grant that we do this fully aware that it is for ourselves that we learn and for the other people. This we ask you through Christ our Lord. Amen. And for the success of Teacher Janette and for her sapphire coming this May. Amen. Okay po. Thank you so much, mga mentor. Bye-bye. You can unmute your microphone po para personal makapagpa-thank you kay Teacher Janette at kay Mentor ano, Carol. Thank you, Mentor. Bye-bye. Thank you po, Mentor Janette. Thank you, Mentor.